Mindanao. At syempre ngayon pa araw ng Lunes, November 4, 2019. Back to normal ang traffic. Balik ko tayo mga kasama. Ako pa rin ho yung Radyo Man Eli Saludar. At syempre tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga balitaan, pagtalakay sa mga mainit na issue-issue ng bayan. Trabaho lang po ha, walang personalan. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Ah, kumusta ho kayo dyan? Oh, yung ating mga kababayan na talaga namang, di ba, nagbakasyong grande. At sinamantala ito hong long weekend. Kumusta ho kayo? Meron pa ba kayong pera? Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Iba naman, bitin. Bukas pa papasok. Kanya-kanya mga ano alibay sa kanilang opisina na kung ano-ano, masakit, masama pakiramdam, bitin. Oras na natin, 9:15 na po ng umaga. At samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula po sa PAGASA Weather Forecasting Center. Whether dry or wet, dapat ikaw ay prepared. Narito ang weather update. Si Benny Estreja. Benny, good morning. Good morning po sa inyo, Sir Eli. Gayun din sa mga taga-subaybay natin. Sa ngayon, meron po tayong mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa trough ng isang low pressure area na yung LPA naman po ay nasa may West Philippine Sea sa labas ng ating PAR. For the next 24 hours, asahan ng maulap na kalangitan sa Zambales, Bataan, Palawan, at dito rin po sa may parting Metro Manila, gayun din sa Cavite and Batangas. At asahan po yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan and thunderstorm. Meron naman po tayong amihan dito sa Northern Luzon, so asahan sa Ilocos Region, sa Cordillera and sa Cagayan Valley ang maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan. Meron din mga pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Mindanao, sa Caraga and Davao Region dahil naman sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Habang sa natitirang bahagi po ng bansa, asahan pa rin ang bahagi ng maulap na kalangitan, may times na nagiging maulap at possible din yung mga pulupulong pag-ulan. Range of temperatures sa Metro Manila ay 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa mga naglalayag naman po, meron tayong gale warning dito sa baybayin ng Batanes, Ilocos Norte at sa northern coast of Cagayan kung saan kabilang ang Babuyan Island. Hanggang 4.5 meters po ang mga alon doon at mapanganib ito sa mga small sea vessels. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benny Estreja, magandang umaga. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, maraming salamat kay Benny Estreja ng PAGASA Weather Forecasting Center o DOST. Maya-maya alaman natin ang sitwasyon naman ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Antabay lang ho kayo mga kasama. At mamaya kukumustahin po natin ang ating mga kababayan dyan po sa Mindanao na tinamaan po ng lindol. Nangin po ay meron na raw sinasabi na humanitarian crisis. O yan po ay mismong sinasabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. Meron na raw pong humanitarian crisis. At talaga namang dyan ho, iba talaga mga Pilipino, no? Kapag may dumarating ho ng mga relief goods, talagang ano, yung sinasalubong na at dinudumog na ho eh. Alam niyo ho kung napanood niyo ho yung sa Japan, 'di ba? Nagkaroon po sa kanila ng lindol kalamidad. Makikita niyo ho, talagang lahat namang gutom na eh. Lahat na gutom na, pero wala, hindi po sila nagkakagulo. At talagang tahimik at malumanay na nakapila po sila. Para mabigyan po ng pagkain, 'di ba? Yung tulong po ng gobyerno. Ganun po eh, no? So ano ibig sabihin ho noon? Sila po ay disiplinado. Okay naman, nasaan ba ang Japan ngayon, di po ba? Talagang ganun, no? Disiplinado po yung mga Hapones. Dito po sa atin wala po eh, no? At ayon po mismo kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, yun nga ho, talagang nagkakagulo ho eh. So, sabi po ni Secretary Lorenzana, meron po talagang humanitarian crisis. Sandali ah, mamaya babalikan po natin yan at kukuha din tayo ng update sa Philippine Red Cross kung ano man yung kanilang mga isinasagawang tulong yan po sa ating mga kababayan. At samantala mga kasama, para po sa ating mga motorista,
na ngayon ay nasa kalsada pa ho. Mabigyan po natin sila ng alternatibong ruta at malaman po nila ang sitwasyon ng daloy ng trapiko, gayon din yung mga papalis pa lamang ng kani-kanilang mga tahanan mula po sa MMDA Metroways. MMDA Traffic Update. Si Ann Goson. Ann, good morning. Morning po. Sa taga-Pakiran DC XL, isaan po natin sa southbound EDSA. Magkakaroon po tayo ng Probagal, Kamuning hanggang Pioneer. Ganun din po sa Estrella hanggang Bundia. Dire-diretso na po hanggang sa Makili. Sa EDSA northbound naman po, FB Harrison hanggang Magallanes loading bay. After po ng Magallanes, bibilis po. Ngunit pagdating ng Bundia ay babagal pong muli. Babagal pong muli sa Show Tunnel hanggang Julio Vargas hanggang Mega Mall. Ganun din po sa Santolan Flyover hanggang Main Avenue naman po. T5 southbound, babagal po Katipunan hanggang Ateneo. Ganun din po sa Boni Serrano. Pagdating din po ng Cali Industry hanggang Green Meadows, Kalayaan. T5 northbound, Bayani Road hanggang Korean Embassy ang pagbabagal. Ganun din po sa Ortigas Flyover hanggang Libis Flyover. Tandaan po, may coding po tayo ngayon. So, tatapos sa 1 and 2. Kung meron pa kayong katanungan, itayin lang po sa 136. So, po si Ann Goson mula po sa MMD Metro Bay. Okay, maraming salamat kay Ann Goson ng MMDA Metro Base. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Oras na po natin, 9:21, at tayo ating mga kababayan, ha, syempre ngayon talagang mas matindi pa rin ang traffic sa mga paligid po ng bus terminal dahil sa ngayon talagang uwian po ngayon. At alam nyo ho, mga Pilipino, mahilig po mag-extend kapag ganyan mga bakasyon na. Mga hirit-hirit. Samantala mga kasama, meron lang ho tayong DZXL Flash Report. Flash Report mula kay XL Radio Manchete, Rayo Mamogay. DZXL Report. Radyo Manchete, ipinataw na nga ni PNP Officer in Charge, Lieutenant General Archie Gamboa, ang pagsibak sa servisyo kay Lieutenant Joven De Guzman, ang team leader ng manumaliang raid sa Antipolicy nitong Mayo 2019. Ayon kay Gamboa, tinanggap sa serbisyo si Lieutenant Joven De Guzman matapos makitaan ng grave misconduct ng Internal Affairs Service ng PNP. Kasama rin si De Guzman, 13 ninja cops na nag-operate sa Pampanga. Una lang sinibak ni Gamboa yung 3 ninja cops na sina Police Master Sergeant Donald Roque, Police Master Sergeant Romel Vital at Police Corporal Romeo Guerrero Jr. Habang natin review muna ang kaso ni De Guzman dahil 59 days to ang pinataw dito. Ang pinasok umano ng 7 pulis ang bahay ng isang armed pamahe nang walang search warrant at pinalabas ng mga ito na bypass operation. Ang nangyari, pinuha umano ng mga nasabing pulis ang halagang 30,000 pesos na cash at ilang gadget sa loob ng bahay. Ngayon din ang pagdating ng ebidensya sa biktima. Radyo man, Rhea. Rhea. So ano ba yung nangyari na investigasyon dyan? Kasi nung una, talagang ang rekomendasyon ng IAS ay matanggal sa serbisyo pero parang nabago na di ba pinaimbestigahan, ano ba nangyari talaga? Ang sinasabi ni Inspector General Alcigal Triambolo, lahat ng 7 pulis na kasama doon sa drug operation sa Antipolo ay ni-recommend ng PNP IAS na sibak sa serbisyo. Oo nga, pero so, may dumadaan sa PTRM or yung tinatawag nilang isang unit pa bago dumadaan sa PNP chief. Mm-hmm. Pagdating sa PNP chief, ang recommendation na lang, kumbaga, na-edit eh. Oo nga. So natukoy na ba kung sino ang nagpababa ng rekomendasyon? Wala silang sinabi. Pero yung isang unit sa DPRM na sinasabi nilang nagdudoktor ng mga recommendation niya sa PNP chief. Mm-hmm. Kasi before daw, yung panahon ni PNP chief Ronald Bato de la Rosa, from IAS, direto agad sa tanggapan ng PNP chief, so pinipirmahan daw agad on the spot, sabi ni Sir Triambolo. Pero sa panahon daw ni General Albayalde, dumadaan sa isang unit sa DPRM at tinaga-aralan. Yun ang ano, taga-sala muna. May taga-sala. Sasabihin na, bata to na yung chief. Hindi ko alam, basta ganun ba yung nangyayari. Mismong sinabi yan ni Inspector General Triambolo, at talagang yun yung proseso ng panahon ni General Albayalde. So sa case na itong si Joven De Guzman, dahil siya yung team leader, siya yung official dun sa pito,
So, yung anim, sinipak na agad sa servisyo. Pero itong si Jovin de Guzman, nung nakarating yung information kay Lieutenant General Gamboa, nalaman niya, kasi abogado rin ito si General Gamboa, natuko niya bakit iba yung offense na ipinataw, kapag mas mababa, 59 days suspension lang, samantalang yung kanyang mga tao ay sibak sa servisyo. So, nakaraan nga, inutos niya sa IAS na i-review at binigyan ng pagkakataong magkaliwala ito si Guzman, pero hindi rin siya nagbigay ng kaliwanag isang linggo at ngayon nga ay pinataw ng tuluyan itong pagsibak sa kanya sa servisyo. So, dapat yung mga nag-review, ilipat dyan sa ano sa hospital sa Krame. Kasi nag-exam. Ano, nagdo-doktor eh. Nag-doktor eh. Oo, di ba? Nagdo-doktor. Oo. So siguro dapat in fairness at kung ano man ng kanilang naging basehan, eh siguro maimbestigahan din kasi yan ay makasisira sa imahe ng Philippine National Police, di ba? Eh inirecommend na ng IAS eh nang tanggal serbisyo eh. Eh bakit sinasala parang kung bakit ba dahil sa may connect? Di ba? Parang hindi maganda. Dapat siguro masibak din ni OIC. Di ba yung nagsala at di ba? Diyan sa kaso. Siguro ngayon sa panahon ni General Gamboa, direkta na IAS to PNP chief. So hindi na siguro tumadaan sa BDRM, yung isang unit. Actually, yung tawag na D-Load. D-Load yung tawag sila. Isang unit sa BDRM na dumadaan na yung mga lahat ng mga recommendation ng IAS to Office of the Chief PNP. So ngayon, direkta na from IAS to PNP chief at kung ano yung recommendation, pinipramahan agad sa aprobahan ng PNP chief at sinatutupad na. Actually, meron daw 15 days pa na motion, magpwedeng mag-ain ng motion for reconsideration. Mm-hmm. Itong si Jovin de Guzman, after 15 days, final and executory na lang ngayon. So, kapag hindi siya nagpakita, within 15 days, ay talagang sibak na sa servisyo. Okay. Okay, yan ang ating report mula pa rin sa Campo Plano. Raj Manchete, Weya Mamogay, Katak Orin and DZXL 55. DZXL Flash Report. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Ayun pala, mga kasama. Nagrekomenda ang IAS na tanggalin sa serbisyo. Meron pa palang isang departamento na sumasala sa rekomendasyon ng IAS. Pinababa po eh. Pinababa po yung pataw na parusa. Kaya yun, at pinareview ulit. Ayun, sana ho magkaroon po ng investigasyon diyan ang Philippine National Police dahil sa ito po yung nakasisira sa pangkabuuan pa ng imahe ng ating PNP pambansang pulisya. Oras na po natin 9:27 na ho ng umaga. At samantala balikan ho natin dito yung pero ano ba talaga? May krisis ba? Wala. Kasi yung ito hong si Defense Secretary Delphine Lorenzana, sinasabi niya may humanitarian crisis na po eh. Kung kaya't kanyang inutos na po sa militar na tiyakin na magiging maayos at yung pamamahagi ng mga tulong sa mga residente po na naapektuhan po ng sunod-sunod na lindol dyan po sa Mindanao. Pero ito ho namang head ng National Disaster Council, si Director Ricardo Halad, ay nagsasabi na wala raw pong humanitarian crisis sa Mindanao. Dahil sa ayon po sa kanya, ay naranatili namang bukas yung mga tindahan at yung mga tao na wala raw pong pambili ay tinutulungan daw po ng gobyerno, mga kasama. Yun ho, at sabi niya pa ho yung mga nasa kalsada ho, sabi rin din po ng DSWD, yung sa mga kalsada na namamalimos. So, may namamalimos na ho. May hingi po ng bigas, kung ano man, tulong sa ating mga kababayan. Nabigyan na raw po yan, sabi po ng DSWD. Siguro dapat isipin po ng DSWD, gaano ba karami yung kanilang ibinigay? Pang ilang araw bang konsumo o pang isang linggo ba o isang buwan para hindi naman hingi? Baka ang binigay po nila pag isang araw na konsumo, natural ho. Diba, mag-alboroto ho ang mga yan. DSWD, pakilinaw po ah. Kasi ang sinasabi, hindi, natulungan na namin yan. Ilang beses ba dapat tulungan? 7 beses lang? Tapos na. Hindi, natulungan ka na namin eh. Ano ba, 1 beses lang kumain ng mga yan? Linawin nyo po yan ah. Importante ho rito sa ganitong mga krisis. Magtulong-tulong ho tayo.
habang ang Pangulo wala sa bansa. Siya po ay nasa Bangkok, Thailand, at dumadalo dito po sa ASEAN, o ASEAN Summit, mga kasama. So tayo hong mga Pilipino, dapat ho magtulong-tulong at sabi na nga ho ng Defense Secretary, merong humanitarian crisis, sabi naman po ng yung head po ng disaster, National Disaster Council, wala raw po. Ano ba talaga? Ako mas naniniwala ako rito kay Secretary Lorenzana. At ganyan may problema, may crisis, talagang dapat ho magtulong-tulong at tiyakin na magiging maayos yung pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa ating mga kababayan. Ayun. Kasi ang binabanggit ho ng DSWD, natawa ako eh. Hindi, nabigyan na namin yan. Kailan mo nabigyan? Noong isang araw, kamakalawa? Ngayon, bakit may pagkain pa sila ngayon? Dapat siguro kung naibigyan. Hindi, nabigyan na namin yan. Konsumo pang dalawang linggo. Tapos nagre-reklamo pa. Yun, pwede siguro. Pero kung baka binigyan yung kung pangkonsumo pang isang araw lang ho na pagkain, kinabukasan, paano na ho, mga kasama, di po ba? Ganun ho talaga, no? At ngayon, talagang andami ho na problema dyan po sa Mindanao. At siguro talagang magkaroon po ng alam nyo, matagal na ho yung ganyang proseso, sistema . Talagang panahon na naayusin po, no, ang sistema sa pamamigay po ng tulong. Alam nyo, kadalasan, at dati, cover na ho ko dyan, kadalasan ho, na talagang nabibigyan lang ho ng tulong, at talagang yung nasa bungad lang ho . Yung nasa bungad, madalas ho . Napakaswerte ho yung mga nasa bungad lang, yung madaling mapuntahan, kasi lalo doon na binabagsak yung mga tulong ho, yung mga relief goods, doon po ibinabagsak. Sila po lagi nakakatanggap ng tulong. Samantalang, yung mga nasa liblib, yung mga nasa dulo ho, no? Talagang yun ho, hirap na hirap kasi hindi po agad maipadala, diba, yung tulong. Yun ho, mga kasama, sana magkaroon po ng sistema dyan, di po ba? At halimbawa, sa mga malalapit at nasa bungad, idokumento nyo naman kung sino-sino yung mga natulungan, di po ba? Sige. Halimbawa, tatakan nyo, yung mga braso. Talagang yung tatak ho na hindi po matatanggal ka agad. Nabigyan na kayo . Kasi iba, alam nyo . Hindi naman po lahat . Pero may mga Pilipino ho na ganyan . Magulang . Nanggugulang ho, nabigyan na. Uulit pa ho, pipila pa. Alam nyo, yung gusto nilang makarami, gusto ho makapanlamang sa kapwa. May mga ganyan ho. Ano kung dami? Dito lang ho sa Metro Manila . Di ba? Araw-araw po nating nakakasalamuha yung ating ilang kababayan. Hindi naman po lahat . Yung ilan po nating mga kababayan na magugulang o na nanlalamang sa kapwa. Kaya pag nakita mo, di ba? Hindi umasenso . Bigyan ko yung ehemplo na mahilig talagang madalas po manlamang sa kapwa. Yung mga chopper po. Ang chopper ho ng bus, jeepney, driver. Hindi naman po lahat . Pero karamihan po sa kanila. Siguro kung bibigyan po natin ng 100%, hindi naman lahat. Siguro yung mga 1% ho, siguro hindi swapang. 99% lang ho. Yun ho, binan nyo. Diba, sa kalsada lang po . Diba? Makikita nyo na yung ugali. Talagang parang gusto po nila, sila lang maghanap buhay. Kasi biglang alam nyo, kumaka-aksidente ho mga yan. Kakamutan ka lang ng ulo . Tapos sabihin, mahirap lang ho kami, naghahanap buhay ako . Yung mga ganon, yung mga katwiran ho, ginagawang katwiran, ginagawang alibay, rason, yung pagiging mahirap sa kawalang yaan. Di po ba? Pag mahirap ka ba, ibig sabihin, dapat manglalamang ka sa kapwa. Hindi po ganon. Dapat nga, mahirap man o mayaman, huwag kang manlalamang sa iyong kapwa. Kasi masama po yun . Alam niyo ho, kaya di ba yung sa mga jeepney drivers lang ho, talagang grabe ho pag nasa kalsada. Parang kala mo sila may ari. Kala mo mataas ho magbayad ng buwis . Pati yung mga taxi, talagang kung sumalaksak ho, parang sila lang ho ang gustong mabuhay. Ganun ho, yung talagang panlalamang po ito sa kapwa. Ganyan din ho sa iba. Dito sa relief goods, kapag may pila, may binibigay po, di ba, na tulong ang gobyerno. Matagal na noon pa ho yung sistema ganyan, di ba? Halimbawa, pila kayo, pila. Biro mo, yung isang pamilya, papipilahin lahat . Kulang na lang ho yung sanggol, papilahin . Halimbawa, kung lima ho sila, no, sa isang miyembro ng pamilya, lima po sila.
lahat ng pwedeng pumila papipilahin eh. Oh, talagang gusto kong makagulang. Hindi po eh, dapat ho ganoon at siguro yung ibigay din ho ng ating gobyerno na tulong ho. Eh halimbawa yung pamilya na may tatlong miyembro ng pamilya, tatlong miyembro dito pipila. O yung may limang miyembro dito pipila, yung limang pataas dito pipila, siguro ganoon ho, tatlong pila. Tapos depende ho sa dami. Kasi kung marami ho, isang pamilya kayo ha, nako, ang dami nyo pala, walo kayo. O dito pipila. O para doblehin mo, ilan ba ang ibigay mong ano? Ilang supot? Ganun ho, ibabalansi po natin eh. Siyempre kung, halimbawa, anim o walong pamilya, no? Miyembro ng pamilya po, bibigyan mo na isang supot. Paano kakasya sa kanila yon, di ba? So, ganun ho, sistema lang po ito. At dapat po siguro talagang magkaroon po ng disiplina. Alam nyo, kapag mga ganyan, yung mga Pilipino, wala pong disiplina. Oh. Ang gagawin po niyan, talagang dapat po may sundalo po dyan. Eh. Oh. Pag nakita ho, kasi ganyan po mga Pilipino. Eh. Pag meron pong nakita na sundalo, di baril, iba ano, tumitino. Eh. Oh, ganyan po, mga kasama, titino ng kaunti. Pero kapag nalingat ho, nako, tapos ang laban. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Oras po natin, 9:36 na po ng umaga at lahat po tayo tumulog. Ating mga kababayan dito po sa Metro Manila at iba pang mga lugar na hindi po sila na apektuhan at wala po silang krisis o kung ano man, tulong ho tayo mga kasama. Tulungan po natin yung ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. Ang dami po ha. At maging sa mga NGO at iba't ibang mga grupo ay sila po ay handang tumulong sa inyo. Halimbawa, meron kayo rito, may konti may tutulong mga taga Metro Manila. O pwede nyo po ipadala. Ang dami ng mga foundation ng ano man na pwedeng doon nyo ipadala. Tapos sila na ang magbibigay sa mismong mga tutulungan. At samantala, nanawagan din ng donasyon ang Office of the Vice President o OVP para sa mga biktima ng sunod-sunod na lindol sa Mindanao. At ayon po kay Vice President Lenny Robredo, ang pinakakailangang relief goods ng mga residente ay mga ready-to-eat na pagkain, malinis na inuming tubig, beddings, hygiene kits at laruan ng mga bata. At samantala, patuloy pa rin ang sinasagawang relief operations ng OVP dyan po sa Mindanao. At bukod sa Office of the Vice President, lahat to, iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno ay nagtutulong-tulong ho, mga kasama, di po ba? Para maibigay po ang ayuda dyan po sa ating mga kababayan. At para, di ba, kasi talagang ano eh, yung mga gutom ho eh, minsan mahirap po kontrolin. Oh, lalo na yung mga biktima na parang sa tingin nila, naku, parang wala sa amin nag-aasikaso. So maganda ho. At bukod to sa iba't ibang mga grupo ho at ahensya ng ating gobyerno, yung Philippine Red Cross din ho ay tumutulong dito po sa nangyari na kalamidad dyan po sa Mindanao. Alamin natin ang update at baka may itutulong din ho kayo ha. Pwede ho kayo, bukas ho kayo na padaanin po sa PRC yung inyong tulong at sila na po ang mamahagi sa ating mga kababayan na biktima. Samantala, nasa linya po natin si Senator Richard Gordon, ang chairman din po ng Red Cross. Senator, magandang umaga po sa inyo. Pag-plug muna, kailangan tumulong ang tao dahil siyempre maraming kailangan pondo dyan para makatulong. No? At minsan nahihiya rin ako sa mga international agencies na Red Cross na tumutulong. Hindi naman ako tinatulong, pero pag tinanong ako, kamusta naman ang tulong sa inyo ng local, kumisang kulang. Kaya kulang lang sa media attention para magbigay ang tao. Apo. Okay, Senator. Yes, sir. So, kumusta ho yung ating ginagawang pagtulong din sa mga sa Mindanao? Kasi ngayon, meron pong sinasabi ang mismong si Defense Secretary Delphine Lorenzana na meron na rin pong humanitarian crisis. At alam natin ang Red Cross at sa pangunguna po ninyo, laging handa na mabilis na tumutulong doon. So, ano ho ba ang talagang sitwasyon doon, Senator? Eddie, isang buwan na lang ang Red Cross dyan, no? Ang sabi ko nga kay Dr. Solidum, sumulat ako sa kanya, tatlong beses nagkaroon ng earthquake dyan, same place, exactly the same place. No? Uh,
sa Tulanan ba yan? Apo, Cotabato. Sa North Cotabato. Eh, ano yung 6? Lampas 6. Lampas 6. Wala 6.5, naging 6.6. Oo. Oh, so, yan, masyado malalakas. No? Ang ibig sabihin, eh, dapat talaga, hindi nga tayo, parang namumulot tayo, baka may uulit. At kaya ngayon, strong na strong. Hello po. The number you dialed is not accessible at the moment. Nako, naputol. Please try your call. Kaproblema lang sa linya. Sandali lang ho, ha. Maganda makuha po natin ang update at alamin ho natin. Kasi alam nyo ho na sa mga nakaraan, yung Red Cross, so meron po silang sistema, no? Sabi natin, maayos na sistema kung paano maipapamahagi yung mga tulong po sa mga biktima. Oh, kasi talagang ganyan ho, nako, ang hirap po, no? Ako, hindi ako nagmamagaling sa ganyan, pero napakahirap po talaga. Isa po talaga sa pwedeng solusyon dyan, meron pong militar. O, oh, ganun po talaga. Kasi kapag wala ho, puro civilian, nako, Diyos ko po. O, oh, nakapag-cover na ako sa mga ganyang kalamidad. Wala po yung mga, ano, yung mga tao, no? Talagang paggutom ho, iba ho. Iba ho ang isipan, eh. Pero ako, nakita ko rin ho yung, di ba, yung sa Japan, nagkaroon po sila ng matinding kalamidad doon. Makikita mo sa evacuation center, talagang may dumating na pagkain. O, pila. Yung ano, hindi mo makikita na nagmamadali eh. O, yung kalmado lahat. Kalmado na aantayin kung sila na susunod o ganon, di ba, tatanggapin yung tulong ng gobyerno. Pero ang lahat ng mga yun, gutom ha. Kasi mga evacuation po sila eh. Okay, balikan po natin si Senator Gordon. Senator, balik po tayo. Hello, yes. Sige po. Eli, yes. Apo. Yung binabag niyo kanina na magkakasunod doon, na isang buwan na pala kayo dyan sa Mindanao, yung sunod-sunod doon na pagtama ng lindol sa iisang lugar, dyan po sa North Cotabato. Alam mo, bilang isang layman, no, sinasabi ko palagi, kailangan kasama natin ang siyensya, ang science, at saka doon sa ating gagawin sa disaster, no? Mm-hmm. Eh, pero kung tatlong sunod, kumbaga baseball, tatlong strike na, di ba? Opo, tama. So, dapat paghandaan na yan, no? Mm-hmm. Kaya nga, mabuti ang ginagawa ng mga tao natin, saka ng gobyerno, pinabababaan natin yung mga nasa bundok, nakikita nyo, natitipak yung bundok, eh. Natatandaan mo ba yung sagin sa ugon, biglang nahulog? Tama, opo. Namatay siguro isang ako, libo kalahating tao overnight. Opo, tama, ang daming na naroon. Eh, ganyan dyan, eh. Maraming faults dyan, no? Mm-hmm. So, sa dami ng earthquake, humihina ang bahay, humihina rin ang bundok, baka lumagapak sa mga tao, marami pa mamatay. Kaya tama yung preemptive evacuation. Mm-hmm. Number one yan. Pangalawa, dahil na-traumatize ang tao, ang ginagawa ng Red Cross ngayon, dinadagdagan ko ang tao palagi-palagi, yung trauma, yung PSP, stress debriefing, no? Dahil na-traumatize sila, dahil nag-iiyakan yung mga bata at yung nagdilindol. Ginagawa yan. Mm-hmm. Okay. Pangatlo, kailangan tubig. Walang tubig ang tao eh. So, meron na kaming dalawang tanker at siguro mga anim na bladder bags na tigpa 5,000 liters. Pinupuno na lang ng tubig na umiikot sa bawat lugar para ang tao may maaasahan sa tubig doon sa mga tinamaan na pinakatinamaan. No? Apo. Uh-huh. So, dadagdagan pa natin ng dalawang tanker yan at dadagdagan pa natin ng bladders. No? Pangatlo, pagkain. Meron tayong food truck pero I'm sure marami nakakabigay ng pagkain. Pero gusto ko yung food truck dahil hindi na sila magluluto. Pwede sila, kahit pa tayo naman paano, makaraw, sabaw, lugaw, mga ganyan. Yung mga ready to eat ginataan, na. Ginataan kung magkahapon. So yun, dadagdagan pa namin. Meron tayong isa doon mula sa Davao Chapter. Papadala ko mula sa Bacolod at saka sa Iloilo. Opo. Para makatulong. And then of course, tuloy rin ang bigay ng mga non-food items, no? Mga hygiene kits, bigay yan, tuloy-tuloy. Tuwalya, sabon, lahat yan, no? And then, of course, sleeping kits, yung mga mosquito nets, blanket, at saka yung paalala na huwag kayong maliligo, huwag kayong matutulog doon sa malapit sa pinakamalapit na building, baka humiga yon. You have to be one building and a half away from the tallest building. Apa. Pero, so, yun ang mga tinatawa natin doon. At saka, ngayon, toilets, mapadala tayo ng 20 event toilets. Yung malinis yun, no? May tigalinis na. Tapos, nagtayo na kami siguro mga anim na tinatayo. O, nakatayo na. Alam ko, isa, pero lima tinatayo ngayon ng mga
showers katulad ng ginawa namin sa Marawi, nakakaligo ang tao, may pambabae, may pandalaki. Apo. So sa mga evacuation center po yan, ha, Senator? Oo. Pero ngayon, kasi may mga kababayan tayo na hindi po pumunta sa evacuation center at nanatili sila sa kanilang lugar, bagamat sa labas ng kanilang tahanan. And nawagan sila, no, pagkain, inumin at mga trapal para sa ulan. Paano ho kaya ito matutulungan din, Senator? Oh, well, nagbibigay rin kami ng trapal, no? Hindi namin ma-occupy lahat. Pero pinapaligiran namin, siya na yung Red Cross dyan, eh. May lindol na tutulog ang tao sa labas. Apa. Ano? Mm-hmm. Kaya nagbibigay kami ng sleeping kits kasama na sila doon. Dahil sa evacuation center, hindi naman kailangan sleeping kits. Pero na sila tulugan doon. Kung kailangan lang blanket, no? Pero doon sa mga nasa labas, yun, inaalalayan natin yan. Nakakadaan tayo doon, papadala kami ng water tanker mismo, papadala doon para mag-igib na sila along the highway. Apa. At para binibigyan na rin namin ng jerry cans. Para may tubig sila at saka kung anong kailangan nila, matulungan sila. Apa. So sa inyo po, na-observahan ko, no, yung sa Red Cross, maganda yung sistema, no, na pagbibigay sa mga tao. Kasi sa ibang ahensya ng ating gobyerno, ay nga mismo rin kay Secretary Lorenzana, talagang pag may dumadating po ng mga relief goods, may mga truck na mga pagkain, dinudumog po eh na mga tao, wala pong disiplina. No. Opo. Kasi, alam mo, kasi yan ay, I suppose, ayoko manisin, no? Pero nakasanayan na lang tayo, natigaabot ang gobyerno eh. Opo, baganyan. Dapat talaga, sa amin, papasok ka doon, meron kang ticket, beneficiary, in-assess ka, inuuna namin mga matatanda, senior citizen, mga kababaihan muna, mga nanay, at huli yung mga lalaki na single parent, no? Pero na kung single parent sila na wala talagang nag-aalaga, yung bibigyan sila, no? So, hindi kami magdi-distribute kung magulo ang tao. So far naman, respetado ang Red Cross, tumutulong rin naman yung mga mayor at kapulisan na alalayan yung mga distribution. No? Sana nga po yung inyong pong sistema sa Red Cross, ganun din pong gawin tulad po ng DSWD at ng iba pang ahensya para lahat po mabigyan, kasi pag ganun una-unahan, eh kung sino lang malakas, eh isa una nakakuha, di po ba? Really? Alam mo, ang ginagawa namin, kung sino ang pinakagipit, yun ang unahin. Apo, yung pinakamahina. Senior citizen, mga kababay, nanay, na walong anak, o byuda, o may kapansanan, inuuna namin yon. Apo. Kasi, hindi naman kami, we're not charitable organization, no, na, ang charity, lahat bibigyan mo eh. Tama, ito, humanitarian, pipiliin mo yung may crisis sa buhay na talaga. Yung talagang yung dagli ang nangangailangan. The most vulnerable. Yes, apo, apo. The most vulnerable ang tawag namin dyan. Mm-hmm. At saka pag nagbigay kami, kahit na ako, tinatigil ko yung pag-aabot ng tao namin, no? Ang gagawin ng mga volunteer namin, para ganado yung mga volunteer, nasa isang square, ilalatag lahat yung bibigyan, na tapos pipila, ang pila papasok doon. Hindi nakapila, hindi kantanod, hindi nakalabas yung palad. Ah, apa. Pagdating doon, pipito ng isa, makinig. Dalawang pito, parating na ang bagyo, parating na earthquake. Pangatlo, evacuation. Tatlong pito. So tinuturuan sila ng mga kudyat kung paano sila aalis, kung paano sila maghahanda. At pagtaas, pagpito ng isa't, makikinig, pangalawang pito, hahawakan na nila, parang pamilya nila yung mga pagkain o yung bibigay. Pangatlong pito, evacuate na. Apo, tama ho yan, ha? In other words, hindi nasasayang yung oras at para naralaman ng tao may patakaran. Pero kayo ho, may papanyo, ako observation ko kasi medyo magulo po talaga sa gobyerno eh. So sana makuha po nila yung estratehiya niyo po sa pamimigay ng tulong. Pwede naman namin i-share yun, kaibigan naman natin lahat. Tsaka ayoko naman na nagmamagaling, kumisa, pinagsisilosan pa eh. Ayoko nung ganun. Natatandaan mo, Eri, nung dumating kami sa Kabunatuan nung araw, nagselos yung ibang, hindi naman lahat, no? Ilan lang na parang, ba't nakikialam dito yan? Hindi alam, Red Cross ako eh. Apo. Pero doon nagsimula yung mga mayor-mayor na tumutulong na rin, dahil mayor pa rin ako nung araw. Tama. Pero yun eh, kumisa, na nagagaya na rin yun. Mabuti nga yun nangyaring yun. Pero dapat talaga, tama ka. So dapat yung pagbibigay ay hindi tayo parang namumuliti ka na bigay kahit kanino, no? Apo. Ako nga pag magulo nung araw sa Marawi nung sa nga ba yun, nung nabaha yung buong Cagayan de Oro. Apo. Medyo may magulong lugar,
At sa Iligan, no? Iligan, ha. At sabi ko, hindi kami magbibigay. Nagbabatuhan pa yung iba, no? Sabi ko, pumunta ako doon. Sabi ko, pagka kayo ganyan, wala magbibigay sa inyo. Sabi ko, wala magbibigay. Tumimik kayo dyan. O, pila lahat ang babae, pila lahat ang senior citizen. Lahat ng lalaki sa likod. Ayun, opo. Tapos pasok kami. Ayun, ganun. Tama. Dapat talaga may magkukontrol eh. Ako hindi, wala eh. No? Abang dapat yung pulis, alam rin ang gagawin. Dapat may training rin ang kapulisan. May training rin yung mga barangay. Opo. Yun ho. So talagang ano eh, na talagang disiplina pati sa ano pag pag-abot ho ng tulong eh. Yan importante sa mga Pilipino. Sabi ko, meron pa tayong dignidad kahit papaano. Ayun na. Ang sinasabi ko palagi, ang tumatanggap mas mababa ang kamay doon sa nagbibigay. Opo. Kaya sabi ko, yan kayo na ang kukuha. Hindi kami nag-aabot sa inyo. Bigay yan ng international membership ng Red Cross sa Philippine Red Cross. At yan ay pinapaabot namin sa inyo, hindi kami nag-iwa. Malaki na kami nagbibigay, mayaman kami, hindi. Nakapila kayo, mas importante sa amin, nakaayos kayo, may dignidad kayo. Masaya pa sila pag-alis. Opo, tama. Ganun yan eh. Pero sa ngayon ho, Senator, sa inyo pong obserbasyon at bukod ho sa pagiging pinuno po no, ng Red Cross dito po sa ating bansa, ano ho nakikita nyo na pwedeng yung pagkukulang at kailangan pa ba ng dagdag na pondo dahil sa ngayon, balik sesyon na po kayo, no? Yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Yes. Well, I think talagang dapat, sa dami ng disasters natin, dapat palagi nag-uusap parang parang team yan, eh, no? Ang Red Cross kasi, ang hawak namin, 30% dapat, no? Opo. Ng population na tinamaan, no? Papunta ako mamaya doon sa Red Cross bago ako pumasok sa Senado. At nandun na sila, nagmimiting. Kagabi pa kami nag-uusap. Ngayon na umaga, nag-uusap kami. Medyo may sabu na ng konti dahil ako perfectionist ako. Alam niyo naman yan, no? Kapo, tama. Anyway, to make a long story short, dapat talaga, kanya-kanyang linya. Kaya, ilan ang tinamaan? Ilan ang percentage ng binigyan natin? Nabibigyan ba natin lahat? Yung target natin na 30%? Kailangan mag-report sila ng gano'n. Kaya dito, sa mga gagawin natin in the future, dapat talaga, tinuturo sa eskwela. Madami niyang beses yung nanarinigyan, pero hindi nangyayari. At saka, dapat talaga yung by barangay ang training. Kaya ako may 143 sa Red Cross, eh, pero hindi pa rin na-perfect yun. Hindi pera ang kailangan. Eh. Yung kusang loob, malasakit, at talagang walang sawang pagtulong, no? Kapwa tao. Kaya, yun eh, values yun. Pag namarunan ng values, gagalaw yan na maayos. Pero dito ho sa inyong pananaw ay panahon na ba talagang dapat ay maaprubahan itong panukalang Department of Disaster Resilience? You know, ako, gagawa na naman tayo ng babayaran natin ng maraming tao. Ano ba tayo? Ang bayan natin, pag nagsama ang leader at mga tao, lalabas ang galing ng Pilipino. Pagka meron tayong department na ganyan, tiyak yan, aasahan yan, para asa na naman ang dating. Ang importante sa akin, local government, Red Cross, volunteer organizations, national government working together. Yung NDRMC, ang problema nila, wala silang paa. Wala silang tao sa baba. Ang tinuturo ko sa Red Cross, you have to have an army of volunteers. Para pag may nangyari, naka-report kagad sa atin. At pagkatapos, trained yan. Tapos may logistics tayo na iaabot. Kaya ako, naglagay ako ng maraming bodega sa iba't ibang lugar. Kulang pa nga. Payloader. Dapat meron tayo sa lugar ng Mountain Province, nandun yun sa Nueva Vizcaya, no? Dahil madalas ang landslide doon, no? Ngayon, magpapalagay na rin ako dyan dahil tinitingnan ko, ilang beses na ang earthquake dyan sa lugar na yan, no? Hindi lang dyan, sa Davao Oriental, mga ganyan. Dapat may payloader, meron tayong rescue truck, yan. At dapat marami tayong food truck, no? Para isipin mo, Eli, pag ikaw nag-iba ka na, tapos bibigyan ka ng pagkain, aabutan ka, no? Magluluto ka pa, di ba? Kumbisa, walang lutuan. So, nagawa ko ngayon, food trucks, no? Pagkatapos, nagbibigay rin tayo ng pera, direktang pera, para kayo mamili kung anong kailangan nyo. Kailangan nyo ng pagkain, kailangan nyo ng damit. Bumili kayo para mabuhay uli yung ekonomiya ninyo. At saka, alam nyo, may dignidad kayo na ang kailangan nyo, gatas ng bata, kailangan nyo ng ganito. Gat maaari ko, walang nagna-nursing, doon lang talaga mapipilit ang bumili ng gatas, no? Pero, kung yung mga kailangan ng bata, lampin, kayo nakakaalam. Kaya na ang bibili. Pero kung ikaw ay kantanod at ikaw ay talagang salabusab, wala mangyayari. Opo. Oh, so talagang, tsaka ano, yung naalala ko yung ginawa nyo sa SBMA, yung voluntarism, talagang ang dami ho, di ba? Yan talaga ang kailangan. Meron naman tayong lahi na ganyan eh. Di ba?
Isipin mo na lang yung mga nung revolusyon natin eh. Hindi naman ganun karami, pero may mga tao pa rin na kusang loob na lalaban. Alam nyo, tatagilid ang laban pero lumalaban. Yun ang dapat sanayin natin para may prinsipyo ang tao. Apo. Okay, so matutal, hindi ko kayo pabor dito sa Department of Disaster. Nag-aaralan ko pa, pero they have to give me a very good proposal. Di naman ako ang gagawa ng batas na yan, pero makikagawa ako kung kailangan gawin. Pero palagi ko, ang kailangan natin, pag-itingin natin yung NDRMC, na talagang bawat lugar, meron naman ng sistema eh. Mm-hmm. Ang problema lang natin yung pagpapadala, pag-centralized. Halimbawa, nakikita ko, natutuwa ko ng DSWD, may mga kahuna silang nakahanda. Mm-hmm. Tama yan. Apo. Pero yung pagdi-distribute, yung pag-assess, yun ang importante. Yeah. Okay, sa kabilang banda, Senator, ngayon po araw ng Lunes at balik sesyon na kayo. Ano ho ba, yung mga balik trabaho tayo, ano ho ba kayo? Tututukan niyo po muli. Budget. Kailangan tapusin yung budget, aha. No? Pangalawa, yung inyong pong investigasyon sa GCTA, tuloy pa ho ba yan? Tuloy rin, lalabas na yung report yan. Pinagawa ko yan nung bakasyon, nung matapos namin ilabas yung sa Ninja Cups, at nagbunga naman, no? Ngayon naman itong Bucor, yan ang susunod ngayon, at saka yung GCTA. Tapos babalikan ko pa yung PhilHealth, kailangan matapos yun yung PhilHealth. May nawagan nga rin, Senator, dapat baka pwede rin sa immigration din, kasi dugtong din ho yun doon eh. Oo, tinitignan ko nga yan, dahil saka alam mo, hindi naman ako basta mag-iimbestiga ng wala kang bala na sasabihin, oh, ito mga mali nyo, ito mga ganyan, ba't nakakaganon, di ba? Bureau of Customs at Immigration, tuhog-tuhog. Palagi na iimbestiga yan, pero ang problema ko nga, sinasabi ko dapat gawin yung mga nire-recommend, pero mukhang hindi ginagawa. Legislative lang tayo, pero pwede na ko mga imbestigayin para pagawin yan. At pwede ko silang payuhan, imbestigayin ko kayo ngayon, pero ayusin nyo, pag hindi nyo inayos, iimbestigayin namin kayo ng tuloy yan talaga. Apa. Diba? Hindi naman pala yung imbestiga lang. Dapat talaga isang meeting lang. Ito mga kasalanan nyo, narinig namin. Huwag na muna kayo sumagot at tingnan nyo, ito ang nangyayari. Ayusin nyo, after a month, mag-iimbestiga ako pag talagang ganun pa rin, mapapasok pa rin yung maraming mga Chinese na walang naglalagay na lang, wala man lang nakakapagtrabaho, na hindi natin namamalayan. O yung mga nakakapasok, yung mga labas-pasok, yung mga tao na may kaso, katulad nga nung si inaimbestiga natin sa kwan, si Lee, no? Nakabalik na. Yung Koreano. Dapat mayroong sabuatan, o hindi sabuatan, may ugnayan. May ugnayan sa mga kapulisan na kung may wanted, mahuhuli nila. Akin naman ang immigration, kailangan lang nila konti lang payo para magawa yan. Apa. Iban, hindi natutuwa, pero syempre, bago tayo magsalita, pakita muna natin yung kakulangan nila para alam natin ang susolusyonan. Apo, Senator, may pinapatanong si Milky Riguna, no, ng DZRH. May schedule na ruho ba kayo sa inyong hearing? Sa kwan? Apo, sa GCTA siguro. GCTA siguro, isa pang hearing. Wala pa, kakausapin ko muna sila. Wala pang pecha. Pero naka-report na kami. Lahat naman yan, ginagawa ko. Preliminary report na may mga batas ng ifa-file. Apo. Del, pending yan, Del. O pag sinara ko ito, tingnan mo yung nangyari sa Bucor. Ito yung bagong Director General. Giniba niya uli yung mga kubol. Hindi ba dapat talagin natin? Giniba na yan dati ha. Tama po. Handa natin giniba na. Sinong hinuli niyo dyan nagpagawa ng kubol? Sino nagpapasok ng telepono? Di ba? Walang tigil wala, eh. Wala. Dire-diretso pa rin ha. Pag dire-diretso. Yan ang dapat. Kaya naka-pending yan. Naka-open para anytime. Ang Blue Ribbon naman pwedeng tawagin lahat yan. No? Pero kung makukuha sa pakiusapan, kunin natin. Pero kung hindi, talagang todo na. Alam naman nyo, pag nag-imbestiga, todo kami lahat, no? Tama, sa Senado. Okay, sa panghuli po, Senator, ano po inyong mensahe panawagan sa ating mga kababayan at lalo na ho, no, bilang chairman din po ng Red Cross sa gitna po ng sabihin natin, kalamidad dyan po sa Mindanao, no, yung ating mga kababayan. Alam mo, makikiusap lang ako sa tao na katulad sinabi ko sa una, medyo tumulong naman ho kayo sa mga volunteer organizations like the Red Cross. Dahil larman ho tayong budget na nakalagay dyan. Kami lang nagre-raise ng pondo. Pero sana makatulong ho kayo at padala nyo sa Red Cross. Kumuha kayo na resibo at i-report ho araw-araw sa amin yon. Kung nagpadala kayo, text nyo ako. Kung nagpadala kayo, tatanayin ko doon sa chapter kung natanggap nila. Apa. Pangalawa ho, dapat konting tulong sa sarili. Lalo na dyan sa lugar ng North Cotabato at saka yung mga tinamaan, South Cotabato, yung Digo sa Davao del Sur. Dapat dinaanan rin ho namin yung ginadaanan nyo sa pinatubo ng araw. Kailangan tumulong tayo sa sarili, huwag tayong umasa. Sa pag-aasa tayo, wala ho tayong mangyayari. Kaya kailangan tumulong ho. At tutulong naman ang buong Pilipinas sa inyo at buong international community.
Kaya kailangan rin namin ng tulong ninyo sa mga media. Dahil pag lumalabas yung mga nangyayari dyan, magkakaroon talaga ng tulong ang International Red Cross Movement. Nagbigay kami ng appeal para may panggastos. Meron kagad yung tatawag namin Disaster Relief Emergency Fund. May pantulong kami kagad. Hindi malaki yon, pero nagagamit kagad yan. Kaya mabilis kami nakakalagay ng tulong. At ang importante, sana palagi nyo nare-report para umabot para ang appeal. Kundi magiging forgotten disaster yan. Pagka hindi lumabas yan at walang tumulong, wala na, huli na. So, kawawa naman yung mga tao natin. Apa. Okay, Senator, salamat tao sa inyong oras. Ha. Good morning po sa inyo. Eli, thank you very much. As usual, you ask very, very good questions. Thank salamat you po. Thank you. Yan po si Senator Richard Gordon at siyempre chairman din po ng Red Cross, sa Philippine Red Cross o PRC. At para po sa ating mga kababayan na gusto pong tumulong, magbigay po ng donasyon, pwede nyo pong gusto nyong halimbawa ipadaan po sa Red Cross. O ito, yung account name para po sa inyong donasyon ay Philippine Red Cross. O marami po silang banko na pwede, halimbawa sa BDO. Ito ho, yung peso savings. Yung kanilang account number ay, ilista nyo ha, 00453-019-0938. At sa mga kababayan natin, baka nasa abroad ho, makikinig sa atin at naka-Facebook live po tayo, yung dollar savings naman ay 10453-003942 o 482. O yun ho. At pwede nyo pong ipadala dyan. Sa Metrobank, meron din ho. Yung sa peso nila ay 151-7151-524-342. Yun po yung kanilang account number. At ang sa dollar ay 151-2151-002182. O yun ho ah. Para po. At sa BPI naman, ito. O peso, ang kanilang account number ay 4991-003652. Yun ho, pwede ho nyo ipadala, no? Ang dami ho pala, BDO, BPI at Metrobank. At para po sa mga mag-donate ho at yung inyong pong deposit slip ay pwede nyo po sanang ipadala, no? Dito po sa emergency appeal at redcross.org.ph. So yun po, padala nyo po yun. At para po sa mga karagdagang detalye, baka naku, hindi ho kayo nakasunod sa account number ho. Ito ho, maaari kayong tumawag dito ho. 0917-834-8378. Sa kanilang landline, may dagdag 8 na ho ito. Kasi dati 792300. Ngayon, 8790-2300. Local 984-985. Yan po, yung mga dagdag na detalye kung gusto nyo pong magbigay ng donasyon at ipadaan po sa pamamagitan ng Philippine Red Cross. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, nakong bilis ng oras. Oh. Tapos na po ang Meet the Boss at papasok na ho ang Armen Centro Servicio sa umaga. O yung ating mga kababayan at yung mga walang trabaho. Makinig ho kayo. At mamaya, bibigyan namin kayo ng mga impormasyon para po sa mga trabaho. Sandali lang ha, paalala muna tayo ang oras na natin. Alas 10:03 ng umaga. That Time Check was brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang bahagi ito hatid sa inyo ng CDO Ulam Burger, sagana sa bango at linamnam ng beef.